Hi guys, good maayong hapon sa inyong lahat dyan. By the way guys, nandito ko ngayon sa Saudi Arabia. Sa Habal North, sa inyong lahat dyan. Sa Pinas, magandang gabi. By the way, this is my first time mag-vlog. So, pasensyahan nyo na kasi first time. So guys, this is my room. Tingnan nyo na lang, pasensya na kung medyo di maayos. So, ngayon, katatapos ko lang magwalis sa labas. Nandun yung amo ko sa labas, nakahiga. So, nandito ko sa loob ngayon. Sa room ko para mamalansya. Ito yung work ko paghapon. Pagkagising ng hapon, gagawa ng kape sa kanila, chai. And then, magwalis sa labas. Tatapos, mamalansya kung may plansyahin. Then, opo-opo na. Matanda lang yung amo ko dito. Babae kasi. Dati, mag-asawa sila kasi namatay sa car accident. So, kami na lang dalawa dito sa baba. Sa taas naman, may dalawang pamilya. Anak niya, puro lalaki. Nakatira sa taas. Akala ko si Mata. Kakanya naman. So, ito room ko. Wala akong kama, guys. Yun lang, higaan. Parang foam lang siya. Yan lang room ko. Tapos, ito naman, sa gilid, yung sala ng babae. Magkaiba yung kwarto ng lalaki at ng babae kasi bawal-bawal magkikita dito. Lalo na pag Muslim, bawal na bang, especially Saudi. Kasi stricto nga sila. Mata lang nakikita kahit pa magbayaw mo, magpinsan. Basta lalaki, babae, bawal. So, ito na. Dahil bored si Inday, pinutulan ko na naman yung buhok ko. Ganyan ako guys, pag bored dito. Walang magawa di yung buhok pagtripan. By the way guys, tawagin nyo na lang akong Inday. Kasi Inday tawag nila sa amin, lalo sa Bisaya. Diba pag bunso ka, Inday itatawag nila sa'yo. Kunti lang tumatawag sa pangalan ko talaga. Kadalasan Inday, maraming tawag sa akin eh. Inday, Pindan, or nila, lawas ang apelyedo ko. Tawag nila sa akin minsan, Katawan. O diba, lawas at katawan. Puti na lang. Mayayon na apelyido ko ngayon. Char, char, char. Ay nga pala sa taga-Surigao dyan. Sa Dinagat, Arikliyo. Taga-Arikliyo ko guys, Bisayang dako. Pero halo-halo na salita. Kaya minsan na bulol-bulol na. So, ito nga, try ko mag-vlog pampalipas oras at saka remembrance na rin na nandito tayo sa Saudi, lalo-lalo na pag hindi ka na mabalik, at least may remembrance kang makikita. So, ito na. Guys, katagal ng mawala yung cubic na yan. Sana mawala na. Para makauwi na. By the way guys, kaya dito. Punta ko Saudi kasi dati talaga wala akong balak mag-abroad. Gusto ko lang simpleng buhay. Kahit maganda yung bahay. Basta kasama pamilya, okay na ako dun. Kaso nga lang, yun nga guys, dahil sa may baha, pinahay bahay ng binan ko. O, ayun diba?
nakailang lipat kami. Ang nakakatawa pa, sobrang bahat nakatatlong lipat kami ng bahay, eh hindi pa naman marunong lumangoy. Diyos ko, hanggang baba yung tubig, yung baha, na inano ko, nilakad ko para makatawid lang. Tapos yung anak kong bunso, ilang months pa ba siya nun? Ilang months pa lang siya nun. Nilagay lang sa planggana ng tatay niya para makalipat. First time kong binaha. Sumantalang sa Mindanao, walang baha, hangin at ulan lang, pero sa kanila ang lakas. Tuwing may bagyo, yung kalawagan ng baha. Kaya, kailangan ng bahay doon. Mahaba, mataas. So, I decide mag-abroad para na kahit paano may bahay na. Hindi mahirap tagbaha. Diba? Ay, naku, nakakainit. Ang init. By the way, kaya ganito suit ko ngayon kasi winter na. Medyo mainit. Medyo mainit naman. Medyo malamig na dito. Kaya dito mga tao, lalo na Arabo, minsan lang naliligo. Sabi ng amo ko, every Friday lang doon siya naliligo. Kasi hindi sa araw-araw naliligo. Tapos nagre-reklamo, ang daming balakubak daw niya. Malamang guys, hindi naliligo, diba? Tayo nga, isang araw, isang dalawang araw, makati na ulo pag hindi nakaligo. Tapos sabi niya sa akin, ba't daw araw-araw ako naliligo? Siyempre, mga Pinay araw-araw naliligo. Hindi tayo sa nila na tag-isang linggo hindi naliligo. Ang init sa katawan. Haba na kata ng ano ko, video ko. So, bye guys. See you next video, next time. Next time video ko naman, itutur kayo ko kayo sa bahay dito. Kung anong ginagawa ko araw-araw. Okay? Bye! Mamlansya muna ako. Bye! See you soon! Thanks for watching!